So yun guys, what's up ulit mga katay vlog ko dyan. Welcome back sa ating channel. Ngayon, samahan nyo ako, kukunin natin yung tibing home service ko doon. Backlight yung sira niya, kaya yun, tara, samahan nyo ako. So yun guys, pupunta na kami. Yan ang kasama ko. Na umuwi muna ako sa bahay kasi wala akong kasamang magdadala noon. Tara. Can you hear? Can you hear? Can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Guys, ito yung TV nila. 40 inches ito. Ang problema is backlight. So yan, sasaksak natin. Nagdesisyon akong iuwi ito sa shop kasi nandun yung lahat ng pyesa natin. Yan, nakasaksak na at ipapower natin. Ganito ang kadalasan sira ng AKOS guys. Yan o, nag-standby. Blinking standby siya. Backlight ito guys. So yan, babaklasin ko muna at doon na tayo sa shop mag to-trouble nito. Okay. Guys, tatanggalin ko muna tong apat na bolt ito. Kasi naka wall mounted siya. Tulungan do. Yan, okay na kada daw? Okay ra? Kaya? Sige. So yan guys, ito siya no. Yan no. Sabi ng mangyayari dito, bigla lang nang namatay tsaka tumutunog pa naman. Pero ngayon, hindi na talaga siya nag-on. Nag-blinking standby na siya. Yun, nakasaksak na yan. Power natin. Yun, oh. Na-detect na niya na may sira sa backlight niya. Pag ganito guys, mga AKOS na TV, di mo lang basta-basta mapapalitan to ng backlight. Diretso lang palit tsaka under na ulit. Papasok ka pa ngayon sa service mode niya. Yun, ipapakita ko mamaya yung technique ng mga ganito. Mga pang newbie lang, yung hindi pa alam. Mga sharp na AKOS. Sa mga marunong na, magaling na nito, pwede nyo na i-skip yung video. Yun, ito. Mga AKOS kasi, papasok ka pa sa service mode niya para matanggal mo yung error sa backlight niya, beads. So, papasukin natin yan mamaya. Ituturo ko sa inyo kung paano. Hindi tayo problema ng mga backlight nito kasi meron naman akong stock dito, yan o. Meron tayong sharp 40 inches din dito. AKOS din to. Tsaka itong isa. Itong isa, katulad din niya ng brand at model. Papakita ang model niyan mamaya. Yun, ibababa ko muna to. Ayun, ito. Dalawa na to. Yun, 40 inches din to kaso tinanggal na yung panel niya. Kasi basag nga. Pero ibang model din to. Pero AKOS ito guys, 40 inches din. Ito, katulad ng brand nun. Ito, gumagana rin. Kaso basag nga to. Yan, ito yung model nya. Model number LC-40LE-265M. Ito naman, katulad na katulad sya. Yan o. LC-40LE-265M. So yan, simulan natin. Yun, bubuksan muna natin yan. Dito muna kayo. So yan, etong ginagawa kong tripod sa aking mga vlog. Etong stand ng electric fan. Kinabit ko na lang to. So, at itong tripod na maliit, dito ko nilalagay ang cellphone ko. So baka naman, may mag-donate sa atin dyan. Naghahanap pa talaga ng sponsor. So dito na kayo. Okay. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, when I'm... Yan guys, ito siya. Yan.
At nabuksan ko na rin yung isa. Katulad na katulad yung main board, yung power supply, same na same. So kunin natin yung backlight tester natin. Ito, ito na yung backlight tester natin. Ah, pandarin muna natin yun para makita nyo. Yun guys, oh. May mga basag-basag na siya dito. Ibabaw. Na basa na tato. Sira yung panel. Pero yung backlight niya, good na good. Okay pa naman. Yun, kunin natin yung backlight tester natin para maipakita ko sa inyo kung baka kayo ang gagawa nitong mga ganitong problema, eh, alam nyo na yung technique. Hindi na kayo maluloko. Kasi nung unang gawa ko ng mga ganitong backlight yung problema, standby. Akala ko sa backlight driver. Yan, papakita natin. Yun guys, oh. Natanggalin natin to, itong backlight niya. Nakikita naman siguro pag umilaw dito. So, saksak natin yung ating DIY backlight tester. Saksak natin. At yun. Titest natin to. Yun o, umilaw. Kita nyo bang umilaw? Yun o. Nakikita naman siguro dito. Yun o, umilaw. So, try natin ngayon sa kabila. Doon sa may sira yung backlight. So, dito guys. Tingnan yung maigi ha. Baka kayo ang maka-encounter nito, sabihin nyo hindi sira yung backlight. Tanggalin natin to. Yan guys, oh, kita nyo. Nakikita naman siguro dito. Yan, tingnan nyo itong butas na to. Yan o, oh, umiilaw. Sabihin nyo, hindi sira ang backlight nito kasi umiilaw naman. Hindi guys, parang babae lang yan. Nililin lang lang kayo. Char. So yan, buksan natin para makita nyo. Ganito rin yung na-encounter ko. Dito ako nag-trouble sa backlight driver niya kasi hindi ko binuksan. Yun pala. So, tingnan muna natin, baklasin natin. Ito yung mas mahirap na part kasi kailangan maingat dito kasi walang magaling na technician dito sa pagbaklas ng panel. Kailangan maingat na maingat talaga. Imbis na ikaw pa yung babayaran, ikaw nang magbabayad ngayon kasi na-damage mo na yung panel. So, yun guys. Baklasin natin. Test na siya dito sa main at hanapin natin yung hindi iilaw. Ito yung sinasabi kong umiilaw siya pag dito kasi pag napundi kasi ito malamang nagsushort. Pag nagshort, gumagana pa rin yan. Pakita natin. Yun guys, oh. Ah, madami-dami din siyang hindi umiilaw na LED strip. Isa dito, isa rin dito, isa rito. Halos lahat. So, pwede naman yung palitan isa-isa. Pero, pag meron kayong ganito na same model na, may na-order naman yung LED strip na yan, palitan na lang lahat para iwas back job tayo. Yun guys, oh, ito yung sa akin. Ito yung sa kanila. Yun o. Matagal na siguro to. Yan. Mga bata kasi gumagamit nito kaya
masyadong mainit. Yun ang kita niya naman diferensya. Sa kabila, yun. Bagong-bago pa to. Nabasag nga lang. Yun o, bagong-bago pa yung LED. Mga LED niya, wala pang kulay brown. Doon, marami ng kulay brown, yun o. So, pailawin natin to. Yun guys, o. Wala pa siyang pundi. So, ipapalit na lang natin to lahat doon. Okay. Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside. Yun guys, oh. Maandar na lahat. So, good na siya. So, yun guys, i-assemble ko na to at di ko na ipapakita. Doon na tayo magkita sa doon na tayo sa service mode. Tuturuan ko na kayo kung sa mga newbie, tuturuan ko na kayo kung paano i-open ang service mode nito at paano i-clear up yung error na lamp niya. So, yun. Okay. Yun guys, nabalik ko na at dito na tayo. Sa service mode, ito yung madami nang alam nito, mga mabamangis na mga technician natin dyan. Shoutout sa inyo. Para sa mga newbie lang na hindi alam. So, nakabit ko na yung backlight sa lalim at good na. So, yan. Sasaksak natin. Yun. Nakasaksak na at power natin. Yun. Bakit nagbi-blink pa rin? So yan, nakabit na natin yung backlight pero nagbi-blink pa rin siya. Kasi na-detect ng mainboard natin na may problema yung backlight natin. Kaya may problema yung backlight niya kaya may error doon sa backlight. So paano matatanggal yan? Ganun pa rin ang sira, di ba? Blinking pa rin pero backlight yung problema. Gagawin niyo diyan. Dito na kayo, pasukin natin yung service mode nito. Yan. Yung dito yan sa joystick niya. Yan, itong joystick niya. Ito yung power. Ito yung input. Ito yung joystick na. Yung gitna, yung input. Pag pinindot mo sa gitna, ito joystick niya. Yan yung input. Yan, oh, kita naman, naka-indicate naman. So, ang gagawin nyo, input, power, saksak, tsaka up, down, up. Up, down, up. Yung joystick, up, down, up. Sige. Input. Power. Saksak. Magbi-blink na yan. Ang green. Yon. Bitiwan nyo na. Tsaka up, down, up. Yon. Nagkulay gray. So, pag ganyan, pindutin mo nga rin ulit yung input lang. Yung input lang ha. Input guys. Hold mo yung input. I-hold mo yung input. Hold mo lang. Yun. At yun. Lumabas na nga yung service mode niya. So, dito tayo. Naka page 1 tayo. Yan. Page 1. So, punta ka sa page 9. Gamit mo pa rin yung joystick. Baba lang, baba, baba. Ito yung mga lamp niya. So, baba, 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 baba. Yun. Baba lang guys, baba. Hanggang umabot kayo ng page 9. Page 9, page 9, page 9. Yun. Yun guys, nandito na tayo. Kita nyo itong L-E-R-R reset. Yan, naka 5 siya. So, isi-zero mo ngayon yan. Punta ka dito. Punta ka dito. Ibig sabihin nito, lamp error, reset. So, i-reset mo yan, 0, input ka lang.
Ay nako, ayaw pala dito. So, kailangan nyo pala ng remote dito. Kukunin ko muna yung remote ko. Guys, ito yung remote natin. Pindutin mo lang yung okay para maging 0 tong 5. Okay, yan, 0 na. 0 na, kita nyo, 0. Yun, babalik kayo sa page 2 ata, o page. Balik tayo sa page 2. Dito kayo tumingin. Page 2. Yun, page 2. Ayan yung... Ayan yung page 2. Punta ka dito sa factory init. Kita niyo yung factory init. Yan. Factory init. Pindutin mo ngayon yung okay. Pag napunta kayo dito sa factory init. So, pindut natin itong okay. Yun. Pag nag-green siya, hugutin mo ngayon yung saksakan. Yun. Pag nahugot ko na yung saksakan, antay ka lang na mga 30 seconds. Antayin muna natin. Pag ganitong mga problema guys, mga 32 inches kadalasan na encounter ko na ganito. Nagbi-blink lang dito. Pag may standby siya, pag power mo, gumagana yung green light. Tsaka bumabalik na naman sa red. Nagbi-blink yung red. Ganon. Nagbi-blink ang yung red. Ibig sabihin yan, may sira yung backlight. Hindi talaga siya under kasi may detect yung mainboard na may nasira na backlight. So, saksak natin ulit. Ayos na to. Yan lang yun. Ganun lang ang procedure, guys. So, nakasaksak na. Power natin. Dito na lang. Yun, nag-green na siya. Katapos nating i-factory reset. I-reset. Yun. Okay na siya. Yan. Punta tayo sa language. May language yan. English. Home. Oh, nawala itong antena. Kaya hindi siya... automatic pala yung nagpo-program kasi na-reset natin siya eh. So, punta muna tayo doon sa loob kasi nag-auto-scan siya. Wala siyang magsagap na signal kasi walang antena dito. Doon sa loob na lang. Okay na siya. Yung backlight niya at pinasok natin yung service mode at ihatid natin to mamayang alas 6. Yun guys, ihatid na natin to. Yun guys, narito na tayo. Yan. Ayo! Naran, TV ninyo. Yun na. Nambababa muna namin to guys. At yun na nga guys no, dito ko natatapusin ang vlog na to kasi mahaba na. Yun, atin na namin yung TV. Bumibili pa kami ng mga kailangan namin sa bahay. So yun guys, maraming salamat sa panonood at sana may natutunan ka sa vlog natin at may napulot kang aral dito sa channel ko. At kung hindi ka pa nagsubscribe, magsubscribe ka na. Like and comment na lang sa ating mga video. So yun guys, maraming salamat sa pagsuporta ulit. At sana huwag kayong magsawa ng suporta sa channel ko. Maraming salamat and God bless.